Ano mong mailalarawan ang iyong buhay sa panahon ng pandemya? Mahirap. Mahirap ang buhay. Mahirap maghanap ng makakain sa pandemya na to. Ilarawan ang iyong mga karanasan sa panahon ng pandemya. Yun. Nag-aaway-away ko ng mga asawa. Dahil sa hirap ng buhay, kumita, mag-alaga ng bata. Laging napapagalitan. Ang iyong mga pakikibaka at pagkabigo sa panahon ng pandemya? Pagkasawi sa mag-asawa, awe-bate. Dahil sa side ng asawa ko yun, gaaway kami. Ang mga pagsasaayos na ginawa mo upang makayanan ang mga hamon na dala ng pandemya? Yung nagtrabaho ako ng maayos para maitaguy yung pamilya ko, anak ko, sarili ko, asawa ko. Sa ngayon, nagtutulungan kami ng mag-asawa dahil isayak ng buhay. Yun. Ano mo mailalarawan ang iyong buhay sa panahon ng pandemya? Parang ang hirap ilarawan kasi nga maraming nangyari. Una, siyempre, hindi maganda kasi pinatigil kami sa pagtitinda. Close for 3 months. Then after 3 months, parang 2 weeks lang kami nagtinda, nasunugan naman ako. Kaya hindi maganda. Ilarawan ang iyong mga karanasan sa panahon ng pandemya. Yun nga, nasunugan ako, pinasara, walang income, lahat ng savings, talaga kahit mayroon kang savings na kaunti, kung ganun naman katagal yung pandemic, talagang mauubos yan. Then hindi basta-basta ibabalik yung sigla ng business. Kaya mahihirapan talaga, mahirap. Para sa aming mga negosyante yung ganong sitwasyon. Ano ang iyong mga pakikibaka at pagkabigo sa panahon ng pandemya? Yun nga, naubusan na ng parang mga puhunan na withdraw na lahat kasi nga wala namang income, wala namang pumapasok na kahit anong income kasi nga pandemic nga, hindi naman tayo makagalaw, hindi kagaya noon na pwede nating diskartihan. Kasi nung panahon ng pandemic, kahit sinasarado kami, gumawa rin ako ng paraan para mag-survive. Nagluto-luto kami ng kung ano-ano sa bahay, tapos ng online selling, nag-deliver kami ng mga kakanin. Tapos paggabi naman, nag-online selling ako. Pero, kagaya ng mga iba, gusto rin yung ganong business. Kaya wala rin, hindi enough para sa inyong pamilya yung kikitain kasi nga marami nang gumaya. Marami na rin nag-online business. Kaya, hindi kampante or hindi enough yung kikitain mo para sa para pang support sa pamilya. Ano ang mga pagsasaayos na ginawa mo upang makayanan ang mga hamon na dala ng pandemya? Yun nga. Nag-usap-usap kaming pamilya, parang tanggapin na lang kung ano yung sitwasyon. Una, yung pagtitipid. Pangalawa, yung teamwork. Kasi kailangan tumulong rin yung mga anak mo na para maibalik yung sigla ng negosyo para kahit pa paano makasurvive kayong lahat. For example, yung anak ko noon nasa private school. Pero transfer ko sa public kasi module naman lang na yung sistema ng education during pandemic. Kaya pinili namin na i-transfer na lang sa public school.
at least wala kami iisipin na tuition fee monthly or yung isang taon, buong taon na pag-aaral nung anak kong isa. Tapos yung isa naman, module rin, kaya at least nakakatulong siya sa akin dito sa business ko. Tulong-tulong lahat para makabangon. Tapos yung napagtitipid, number one yun. At saka yung tanggapin mo kung ano yung situation na ngayong pandemic, mabuhay ka, new normal. Tanggapin mo yun talaga. Acceptance talaga yung key para malabanan natin yung pandemic. Paano mo ilalarawan ang iyong buhay sa panahon ng pandemya? Syempre mahirap kasi syempre ang daming new normal ngayon. So ang daming adjustment sa buhay. Paano ang iyong mga karanasan sa panahon ng pandemya? Kung ilalarawan ko ito para itong gulong, kasi minsan nasa taas, nasa baba din minsan. Kasi syempre ang daming ang adjustment. Mahirap mag-adjust lalo na kapag syempre isa tayong mga kabataan na ina. Ang hirap mag-adjust sa mga nasa paligid, lalo na sa mga financial, ang hirap maghanap ng work kasi ang daming natanggalan ng trabaho. Ano ang iyong mga pakikibaka at pagkabigo sa panahon ng pandemya? Yung pagkabigo is nawalan ako ng work bilang student and mother. Ang hirap magkaroon ng work kasi ang hirap mong iwanan yung baby, lalo na yung breastfeeding. Mga pagsasaayos na ginawa mo upang makayanan ang mga hamon na dala ng pandemya? Siguro work 24/7 kasi kailangan kong kumayod for my baby and kailangan ko din ng financial sa mga araw-araw na pagkain namin.